Aja, anong main counter mo? Tulakin mo. Tulak mo gamit yung Searing Torrent and talagang iligtas nyo dito si Chu. So ngayon, Butters, let's see paano ba gagalamayan ng dalawang teams to, ha? Kasi yung Johead, nako, look at this. Yawi, mag-aabang ng orange buff dito, ididelay ng bahagya. Well, actually, parang tingin ko nga sinusubukan niya agawin eh. Kanina, no? Pero nabitin na yung damage output. Kasi usually, kung gusto mo mang sabihin natin mangkulo, ang kinukuha mo, Manjin, yung ejector. Yeah. Pero kapag ka naman gusto mo mang agaw, usually yung missiles yung lalagyan mo. Smart missiles. I think hindi rin in-expect ni Yawi na magpa-purple muna or mag-wave clear muna ang work, Oster Force. Dito sa gitna, nag-check sila dito. So right now, NXP, binabasa na nila yung rotation. Alam nila ngayon na mag-orange pa lang si Chu. So ngayon, pwede na muna sila mag-clear ng wave or maging stay safe muna and in a while, pwedeng pumunta na sa baba. Alam mo, napakalaking bagay na ginawa dito ni Yawi yung Smart Missiles, Manjin. Kailangan ko lang sabihin dito. Tatandaan mo, saan kumukuha ng attack speed ang isang Claudette movement speed? Sa mga ano, Art sa of mga Thievery. Art of Thievery. So, ibig sabihin, kapag binawasan mo siya, masisira yung rotation ng Claude. Masisira nga talaga, no? Actually, Butters. Pero actually, mukhang safe pa din kasi nga nag-test sila dito ng kung saan papatungo. So, ngayon, looking at the jungle players ngayon, Butters, level 4 dito si Chu. Remember, gamay na gamay niya itong hero na to. Malagay, nabanggit ko rin kanina na magro-rotate sila sa baba. Yawi and Renj trying something, pero there you go. Arteezy going in with the flicker actually, and in pure rage ang tatama at tatapos doon. Dito kay Renj. So at least nabigyan dito ng space si Kosei, makakuha dito ng konting farm sa badang baba. This is great, this is good, kasi kapag nag-level 4 din dito si Renj against sa Bane, hindi niya rin pwedeng mapatay agad as long na cooldown yung ram eh. Mm-hmm. Kasi may extra heal ka eh, habang nag-squad shadow eh. Mm-hmm. Tama ka doon, Manji. Now, dito sa taas, ang never-ending love story ng isang Uranus at Esmeralda. Never-ending yan. Never-ending yan. Actually, nagnanakawan lang ng armor yan. Nagnanakawan lang na shield yan. Yeah, pero actually, kapag nagsabayan, lugi pa rin si Uranus talaga ka kung iisipin mo. But there you go. Pero ito yung potential na meron yung dalawa. Exhort, tumambay sila doon, Yawi might be punished kapag hindi pa siya na-punish dito. Ewan ko na lang. Exhort dito with the flicker out. Susubukan niyang i-limit yung casualty to one person. Renj dito aalalay, and that is still going to be favorable para side dito ng NXP. Habang meron nangyayaring turtle take dito for the side of NXP, wow, at sumabog yung rotation at sumambog yung prioritization ng mapa objectives dito para sa work. I can therefore say na tabla pa din yung naging trade doon, Butters. Yes, namatay si Chu dito, pero nakakuha yung work ng isang kill and hindi rin natanggal yung purple para kay Chu. But then again, ang naging kapalit dito sa NXP ay nakakuha naman si H2O ng libreng turtle. So, ngayon, papasok tayo sa second round ng ating mga Bobs Butters. Magkakatalo na kung sino ang makakuha ng mga turtle plating. Mm-hmm. Kung sino makakuha ng unang tore. Yun ay next objective this time. And I really think na pipili lang talaga dito si H2O ng isang lane. At tingin ko, ang pinaka-safest lane na pwede niya puntahan dito is going to be probably the bottom lane. Kasi yeah, sabihin na natin, after that flicker, ano nga bang meron ang isang Bane para yeah, makatakas pa? Actually, ito yung main target nila ngayon, si Bane. Meanwhile, ang work, alam nila na mas madaling mapapatumba para sa kanila ang Esmeralda. Or why not? Pwede naman silang kumuha dito ng Jungle Invade. Since meron nga sila ditong 3 Martezy, let's see. And actually, sobrang aggressive the movement na ginagawa dito ng side ng work. Talagang sila na yung nag-take command ng pwestuhan dito, and they will get a kill on H2O. Unravel dito, pinipilit talaga i-force out si James and 3 Martezy with the recalls. Okay, 3 Martezy. This is classic kay 3 Martezy, pare. Alam mo ba, sa sobrang natuwa ako nung nakita namin sila sa bootcamp. Kasi nga si 3 Martezy, hinahalin tulad ko siya sa akin eh. Ako siya yung pinakamaliit sa grupo, pero siya ang pinakamatikas. Oo. Ayos ba? Matikas ako sa atin. Hindi ka naman matikas. Joke lang. Parang wala naman. Joke lang. And pinakitaan niya ng onting tikas ang NXP. Oo. Pero yeah, nagigets ko kasi nandun din ako, nakikita ako. Naku, sino pa yung pinakamaliit? Siya pa yung pinakaterrible. Parang ako sa atin. Tama naman. Tama naman. Joke lang.
O yan, pero yes, tama ka, Butters. Dream RTC, kaya niya rin ginawa yun. He knows na hindi siya mapapatumbak agad. He knows na lamang siya dito sa level. Kaya, ang mangyayari dito ngayon, Butters, yung NXP mahihirapan sa kanya. Kailangan pa ng NXP dito ng anti-regen para mapatumba siya. And right now, there is a skirmish happening. Si Rene J nandun sa may baba talaga. Woo! Magpo-push lang siya. Rage to go dito with Electro Final Blow. Ang dami niya nahuli dito, ladies and gentlemen. Pero tutumba pa rin ata siya. One more hit. Tatama ba? If you rage, wala. And hindi na agad mapapatumba ang Uranus dito ni Dream RTC, Butters. Ang dami nilang kinumit para sa kanya dito kanina. Pero yung Matilda lang na onting heal mula kay RTC, nabigyan ngayon yung work ng magandang lead. Ito na ang kailangan ng NXP. Hindi na sila pwedeng pumersa kasi nag-fail na yung pick-off type of lineup na gusto nilang gawin. Kapag nagsabay-sabay na to, sabay ang pagbigkas, malamang buhay na buhay si Dream RTC dito. But again, hindi pa tapos ang laban kasi pwede pa rin kumuha ng burst damage dito ang NXP. RTC dito, cost the pick-off sa kanya. Tatandaan natin na talagang sinubukan niya lang protektahan yung baba. But still, the fact remains, nakakuha pa rin ng kill dito yung side ng NXP. Oo. Rene J, hindi pa siya sumasama sa mga laban. Hindi talaga. Kailangan pa rin mag-ingat ng work dito pagdating doon sa mga solo picks na pwede mangyari. And ang ganda ng pick-up dito na ginawa ni James. Falling Star Moon sa dalawa. Rene J going in. Jude dito, one more hit. Killing blow para dito sa side ni Rene J. Siya makakuha ng kill. Ladies and gentlemen, exhort dito. Mahatak si Kosei. Mababato ba ni Yawi dito pabalik with the ejector? Hindi na nila ipipilit. Wala nang buhay yung mga members dito ng side ng NXP. They are forced to go back. Si James, nato sa may gilid. And look at this, Falling Star Moon. Ayaw talaga nila ibigay dito yung mid lane. Kosei, James, 1v1, and that is going to be double kill for James. Oh, at sabi ni James dito, kung matikas ka, may tikas din ako. TP din sa harap ng tower. And eto nga yun, Butters eh. I think work Oster Force, kailangan nila respetuhin yung mga biglaang suntok ng NXP dito. Nabanggit mo to kanina, Retribution Cloud to. Mm-hmm. But before I say this, actually, nawala dito si Rene J. Si Dream RTC na ngayon ang pinaka magiging key factor sa work. Pero going ito, back... Ito na naman. Yung TP Brothers. The never ending love story. The never ending love story. Wala. Nagtitipihan na lang. Siguro, sabi nila, tama na lokohan pa. Hindi tayo magkakapatayan dito. Tipihan na lang. Siguro kung may stats dito, no, paramihan ng recall si James at saka si Dream RTC. Pero Butters, may nangyaring e-fight. H2O dito. Masyadong malaki yung dinamis. Saka yung dito ni Kose. And exhort ang unang tutumba. James at sa pipila kaligod. Falling Star Moon sa dalawa. And look at this. James just trying to run away. H2O dito. Mapipilitan pumunta dun sa kanilang orange buff. Rene J, nandito sa may gilid. Susubukan niya i-contest tong turtle. And tingin ko mapipilitan siya. Dream RTC with the TPs. Alam na kasi. Dapat, alam ni Dream RTC na walang pang damage dito ang side ng work Oster Force. Ang side ng NXP sa kanya, bitin pa dito yung anti-regen ng NXP. And umabot kasi sa point na ginigigil na ni Dream RTC yung mga tao na nanggigil sa kanya si James, hindi na nag-lane si James. Hinabol siya ni James. And man, Gene, that instant replay is brought to you by Oppo A94 Experience. Siya, kakampi niya lang sarili niya. So ngayon, I think, nahulog sa trap itong sina H2O, pati sina James. Mm-hmm. Now, si Trimark TP, Si Trimark TP na to, hindi si Trimark TC to. Uh-oh. Si Trimark TC, talagang ang puhunan niya dito, imagine katulad na sinabi mo kanina, yung itemization niya. Kasi sa totoo lang, tama kayo, wala pa talagang takedown sa kanya dito. Wala talaga, no? Ang meron lang ngayon, ang side ng NXP, ay ang, actually wala pa pala silang anti-regen. Meron silang regen sa sarili nila, pero anti-regen, biten na biten. I think they went for a greedy item itemization na din, Butters. And Rene J dito, taking down Chu. Kose and the others trying to get away, pero tumama sa pader dito si Kose. Ladies and gentlemen, talagang kinusubukan niyang i-pikein na may flicker siya. But still, it is what it is. Dream RTC, the last man standing para dito sa work na natin ngayon. Kung kakayanin niya ba i-sustain to at kakayanin niya protektahan etong mid-lane turret nila. I can therefore feel na hindi nila mapapatay itong si Dream RTC as long na wala silang
As long na wala silang anti-regen items, pare. Free Martizi. Free game, free reigning dito sa game na to with this Uranus, Butters. Ang pinakabagong tambalan, ladies and gentlemen, ng MPL. Three Mark at James. Three Mark at James, the TP Wars. The TP Wars. Welcome to the TP Wars. At alam ni Three Martizi na pwede siya tumayo. Ayan o, no, tinatayuan niya. Oo. Tinatayuan niya, and Three Martizi, alam niya na wala pa sa items dito ng NXP. Yung tatapos sa kanya eh. Ito magiging dilema ng NXP. Kapag nanggigil sila ng todo dito sa Uranus, pwedeng doon sila mabagsak. Pwedeng doon ma-disrupt yung rotation nila. Kasi ang ganda na nagiging rotation nila eh. Pero the fact na ginigigil sila dito ni 3 Martizi, umaabot sa point na nabibait yung NXP, nakakuha ngayon ng mga libreng objectives ang work. Nakita natin kanina, naubos yung apat sa work. Dahil lugi talaga pagdating sa burst damage eh, pagdating sa pick-offs eh. Pero the fact na nandito si 3 Martizi, he is carrying his team right now. Kasi pareho lang yung idea talaga ni Esmeralda at ni Uranus eh. Oo. I mean, hindi sila pareho ng ginagawa, pero yung idea nila pareho is to soak up as much skills as possible yeah. sa kabilang team. Kapag ka binuhos mo sa kanilang skills sila at nabuhay sila doon, automatic wala nang ibabato doon sa mga kampi mo. Definitely, Butters. And I think yun yung win condition ngayon ng teamwork. Lituhin ng lituhin itong side ng NXP. And I think NXP, for them to win this, kailangan wag sila manggigil. Kailangan wag silang ma-bad hits na tinititi. Na ayan o, sinusugod lang sila nitong isang Uranus ni TMRTZ. And eto ah, yung Lord nandun sa may likod si Exor. Tignan natin kung makakalaban sila dito. RNG will go down. H2O nandun sa may area. Pwede nilang kunin na tong Lord. And wala si Claude. Pero nag-reset dito yung Lord. That could have been the make or break play para sa side ng NXP. But still, walang nakatake ng opportunity para lumamang. Three Martizi dito, nabligayan siya, pero sabi ni Three Martizi, Tori ka lang, Uranus ako. Uranus ako. Three Martizi, putting on a show, Butters. And I mean, gusto ko lang talaga makita yung items dito. I think hindi pa rin nakapag-adjust yung NXP. I think wala pa rin kumukuha sa kanila dito ng Necklace of Durance. Wala nga, Butters. Isang Deadly Blade, yes, napunta na dito kay H2O. Pero I think fitin pa to. Kailangan pa rin nila dito ng mga anti-regen. I think pagdating ng late game, kapag 5-on-5, pag may ganun yung items ng NXP, kaya nila eh. Pero the fact na wala pa rin anti-regen, 3 Martizi is just gonna have the time of his life. Mm-hmm. That is true. Now, as you can see, si Kosei dito, ang dami niyang space lagi kapag nasa harap si 3 Martizi. Nakakahanap siya ng magandang shark attack almost every single time. Now, si Chu dito, kahit sabihin natin na 0-4-8 siya dito, nakukuha niya yung space na kailangan niya eh. Then, hindi talaga nila mapatay. Hindi nila mapatay. Ayan, tignan mo yung ginagawa ni 3 Martizi dito. Pinapatalon siya. Binabato lahat sa kanya. Naagaw niya pa ata yung blue. Ay, yung ano, purple. Naagaw. Naagaw pa. Ay, naging ano. Nag-quit. Hindi talaga nila mapatay. Hindi nila mapatay. Ayan, tignan mo yung ginagawa ni 3 Martizi dito. Pinapatalon siya. Binabato lahat sa kanya. Naagaw niya pa ata yung blue. Ay, yung ano, purple. Naagaw.